Ang lakas kumain. Pero okay lang yun. Mas maganda yung malakas kumain kaysa yung hindi kumakain or mahina kumain. Yes, mas nakaka-stress yun. At least itong malakas kumain ay may paraan naman dyan para makatipid tayo. Ito, ayan o. So, hindi na nila kagad-kagad tinutuka. Kasi dati, kahapon nga, pagkalabas pa lang sa puwet guys ay tinitira na kagad. Ayan. Ito guys yung ating nakakolekta. Lima. So, anim pang anim yung nangitlog na yon. So, meron na naman tayo. Back. We are back online. Hi guys, yan. Update muna tayo sa ating mga alagang Muscovy duck. Yan po sila. Yan. So far ay magagana po kumain. Yan, lahat po sila ay okay naman. Yung isang nakahiwalay doon ay okay na rin. Hindi ko palang isinasama rito. Kasi naging katabi niya po yung may mga sakit. So para po maiwasan natin or makasigurado po tayo na wala po siyang dalang sakit dito sa labas. So yan, ina-isolate pa po natin siya mga ilang araw pa bago natin isama dito, pero okay na yon. Yan, oh. Yan po, yan po ating mga Muscovy duck. And then yung kanila pong walwalan, ayun, nilagay natin sa sulok and then naglagay tayo ng yero. Yan, kasi naputol na po yung puno rito. Yan, may puno kasi malaki dyan dati. Ayan, kung naririnig nyo may nagsichainsaw pa, naputol na guys. So yung lilim ay nawala na rito. So yung tubig nila na nakaposisyon dito sa gitna dati ay nabibilad sa araw. So isinilong natin doon para hindi uminit, kasi masama rin po yung iniinom nila ay yung nainitan na tubig. So nakakasama rin po yun sa ating mga alaga. Kaya isinilong po natin doon yung walwala nila. Ayan. And then nilagyan natin ng yero pang samantagal. Yan, pero gagawin po natin ng ano yan, ng maayos na lubluban yan sila, yung may bubong para hindi po nainitan. Yan, kasi baka pati po itong mangga na to, hindi ko lang po sigurado, baka pati po yan ay putulin nila. So totally ay mawawalan po tayo ng shade dito sa area na to. So yun po, inaantabayanan ko lang, hindi ko alam kung puputulin ba ito o hindi, pero sana ay itira na lang para may lilim pa rin tayo dito. Yan. Bus na. Ang lakas kumain ng mga Muscovy duck guys. Kaya malaking bagay talaga yung meron tayong alternative na pakain, katulad ng mga legumes, ng mga fermented na gulay. Pwede rin po yung mga pinagkudkuran ng nyog. Yan. Sapal ng soya. Yan. So yun po yung mga alternative feeds na po pwede nating gamitin sa ating mga Muscovy duck, kasi napakalalakas talaga kumain. Pagka pure feeds ang pinakain natin dito sa kanila ay sigurado mabigat sa bulsa guys. Ang lakas kumain, pero okay lang yun. Mas maganda yung malakas kumain kaysa yung hindi kumakain or mahina kumain. Yes, mas nakaka-stress yun. At least itong malakas kumain ay may paraan naman dyan para makatipid tayo. Yan, so isa po yan sa nagugustuhan ko sa Muscovy duck. Hindi sila pihikan sa pagkain. Yan, kahit pa iba-iba. Pa iba-iba po minsan ang naibibigay ko. Minsan darak sa mais, minsan darak sa palay. Hindi sila namimili. Yan, basta haklab lang sila ng haklab. Ayan o, haklab lang ng haklab. Yan yung ating dalawang barako. Yan, eto sumasampa na to guys, itong dalawa na to.
Yan, nakikita ko na sumasampayan. So hindi pa talaga siya thunders, pwede pa. Yan. Ayos. Pag mga siguro mga isang buwan pa ay lalong gaganda ito kasi binubomba natin sa pagkain and naka-vitamins po sila kasama po ng mga manok natin. Yan, Vitamin Pro po ang binibigay natin sa pangkalahatan. Manok at pato, Vitamin Pro kasama kambing. Yan, pati kambing pala. Nagbibigay tayo ng vitamins every other day. Yan, every other day po ang bigay natin. So yan po. Lapitan natin kanilang lubluban. Ano. So naglagay lang tayo ng yero. Ayan. And then ito ay nagsisilbi na ring shade sa araw. Ayan yung ating bakod. Ayan. Then ito yung kanilang lubluban. Ayan. Bagong palit. Araw-araw po kasi tayo nagpapalit tuwing umaga. Ayan. Ito yung kanilang hakbangan. Ayan. And then lulusong sila dyan. Lumulusong sila dyan. And then dyan din sila umiinom. Yan, kaya importante po ay nakasilong siya at hindi naarawan para hindi umiinit. Yan. Ito po kanilang area. Yan, ito na lang po nagsisilbing lilim dito sa kanilang area. Yan. Sila. Ubus na. Ubus na guys. Ubus na kagad ang kanilang pagkain. May mga lugon eh. Ito, yung mga pangit ang balahibo. Ay mga lugon yan. Yan. Ito, ayan o. Oh. Mga lugon yan, yung iba. Kaya, itong mga lugon na ito, yan yung magugulang eh. Yan yung mga parang ready to lay na kaya lang naglulugon nga kaya hindi sila nangingitlog pa ngayon. Pero, pagka naka-recover na balahibo niyan, mag-umpisa na uli yan. And tuloy-tuloy na yan pagka nangitlog na yan. Ayan. Yan sila. Yan, mas gusto nila maglublub dito guys sa putikan. Ayan o, minsan nandyan sila, kaya napakapuputik minsan. Ayan. Lalo pagka nauubusan ng tubig yung batya, ay dito sila nagpupunta sa putikan. Ayan, nature na kasi ng pato talaga yun. Gusto nila yung nasa putikan din. At nagkakalkal sila dyan, nanguha sila ng mga kung ano makakain nila, mga uud siguro, bulate, yan, ganyan. Yun po ang nature ng Muscovy duck. Ayan o. Ganda. Yun. So, yun guys. So, yan. So, yun. Nakita nyo, nakasampa siya ron. So, yun ang sampahan nila. Para makalusong sila doon sa batya. Yan. Sila. And then guys, may good news nga pala ako. Yan. Sa previous vlog ko nga ay namoblema tayo doon sa ating Rhode Islands. Kasi 2 days tayong hindi binigyan ng itlog. At kinakain nila. Yan. So, nasolusyonan ko guys. Ganito lang para kasimple. So wala pa yung in-order nating fake egg sa Lazada, hindi pa dumarating. Pero ayun, nakakuha na tayo uli ng itlog at binibigyan na naaabutan ko na at hindi na nila kinakain. So yan, ito. Titignan, ipapakita ko sa inyo kung paano po natin nasolusyonan yung ating problema. Simple lang pala. Simple lang. Ako po ay natutuwa at balik naman sa production ng ating Rhode Islands. Ayan. Pupuntahan natin guys, tara. Ayan. Ayan po yung ating mga nangingitlog na. And ayun, may nangingitlog na namang isa guys, oh. Ayan. Kita ba? Ayan, nangingitlog na naman siya. And then, ayun, meron na namang isa guys, oh. Ayun. Kita niya ba? Ayan. Ayun. May isa na naman. Ayan, kunin na natin. And then, meron na ako nakakolekta ron. May nakolekta na akong 4 yata yun. Ayan, so nagbibigay na uli sila ng itlog sa atin. Yan po ang magandang balita. Yan, so doon po sa mga dati sa channel ko, dati-rati yung pugaran po nila ay nandito. Yan, nasa lupa lang. Nandyan po yung dalawang pugaran na yan. Ayan. Yan, doon nga sa previous vlog ko, ginawa natin yung patungan na yan. Yan, ginawa natin yung patungan. In-elevate natin yung pugaran nila. Ayan. Ayan sila. Ito, nangingitlog. Ayan, nangingitlog yan. And ito, ayan o. So, hindi na nila kagad-kagad tinutuka. Kasi dati, kahapon nga,
pagkalabas pa lang sa puwet, guys, ay tinitira na kagad. Ayan. Kasi nga nandun yung pugaran nila sa baba, nasa lupa lang. So yung iba ay madaling nakasasampa doon sa pugaran, yung mga kasama. Yung mga kasama ang tumitira eh. Nakaabang na kagad eh. Nakaabang kagad sila. So paglabas ng itlog ay tinitira na kagad. Pero ito, yan o. Yan o, kalalabas pa lang guys o. Makinis na makinis. So hindi talaga nila, hindi nila tinutuka at kasi naka-elevate yung pugaran. So hindi kagad sila nakasasampa rito sa pugaran. Kaya hindi po nila nakakain kagad. And then may chance po tayong makolekta yung itlog. Ayan. And then meron na nga po tayong apat doon. Ayan. So wala pa yung fake eggs guys. Kasi umorder pa ako ng fake eggs sa Lazada. December 17 or 18 yata ang delivery date ng ating fake eggs. So yan. So ngayon po ay nakakolekta na tayo ng itlog. Ayan. Pero lalagyan ko pa ng fake eggs yan guys, yung pugaran na yan. Lalagyan pa natin ng fake eggs yan. Yan. So kailangan pala naka-elevate talaga. Yan o. Para hindi nila sampahan ng sampahan yung itlogan. And hindi nila mapansin na may itlog na. Kaya nakakolekta na tayo. Pang ano na to? Pang lima. Pang lima ba o? Pang lima to guys. Pang lima. Ayos. So 2 days tayong hindi nabigyan ng itlog. Ngayon lang uli. Continue na uli ang ating pag-iipon ng itlog. And then ito yan, pang-anim yan. Yan, sigurado yan, may itlog yan mamaya. Ipin nga natin kung anong ginagawa. Hoy, ang ginagawa mo? Yung itlog ka ba? Yan, yung itlog yan guys. Yan, oh. Yan, ayos. Okay, so alright. Yan, maraming salamat din po doon sa mga nagsasuggest. Ang dami po mga nagsuggest. Yan, tama naman po lahat ng inyong suggestion. And na-appreciate ko po yung inyong mga suggestion. Maraming salamat po. Pero ito, ang maganda po ay at least nagkaroon po ng improvement yung yung ating pagkakaangat ng kanilang itlogan. At least ngayon ay nakaka-collect na tayo ng itlog. Yan. So, pag dumating yung fake eggs, ay lalagyan pa rin natin ng fake eggs yan para sigurado tayo na hindi nila kakainin yung mga itlog pa uli na darating. Ayan. So, sa ngayon ay may pag-asa na naman ako. Ayan. Maraming salamat po. So, ayan po. So, elevated na itlogan lang pala ang isa sa solusyon ng aking problema. And then fake eggs, ayan. And then yung mga suggestion nyo po, katulad po ng calcium, yung battery type na itlogan, okay din po yun. Yan, kaya lang syempre gagastos na naman tayo doon. Eh wala na nga pong pondo si Kabokal. So mas maganda po yung ganito na nagkaroon po tayo ng solusyon na hindi na po tayo gumagastos na malaki. Yan. Pero yung battery type na itlogan ay okay din po yun. Talagang ayos na ayos yun. Kung talagang hindi po mag-work itong ginawa ko, ay battery itlogan po talaga. Battery type itlogan talaga ang gagawin ko. Yan. Pero buti na lang ay gumana na at hindi natin kailangan magpagawa ng ganun. At gagastos na naman kasi. Yan. Hindi niya pa, may tubig po. May nagko-comment po kasi na wala daw tubig. May tubig po, hindi lang po siguro na nakunan or siguro na itaob nila nung time na nagsushoot po ako nung video na yon. Pero babad po ang tubig niyan. Lagi po may tubig yan. Ayun, oh. Yan po yung waterer nila. Lagi po nandyan yan. Ayan. So ito ilalagay na natin doon. Yan. Samahan nyo ako. Ilalagay na natin doon sa tray. Ayan. Mahirap kasi itong aking sumasampal lang ako dyan. Ayan. And then yung ating net ay nakasabit-sabit lang sa pako. Ayan. So yan po ang ating sistema. So, ito ay lalagay na natin sa ating tray. And then yung ating mga ibang Rhode Islands ka pala ay okay na ito. So dalawa na lang po yung may sakit. At tatlo kasama si Max. Si Max ay may tama rin, nasa loob, naka-isolate. Pero ito po yung mga dati nagkasakit, okay na sila ngayon. Yan, okay na po lahat yan. Yan.
Bali, tatlo na lang po yung may sakit. Yan, ito. Ito guys, yung ating nakakolekta. Lima. So, anim, pang-anim yung nangitlog na yon. So, meron na naman tayo. Back. We are back online. Yan. Back online ng ating mga Rhode Island hens. At nagbibigay na uli sila ng itlog. Ayan, so habang hinihintay natin yung pang-anim na itlog, yan, pakita ko sa inyo yung may sakit. Ito guys, yung kasama ng tatlong namatay. Yan, so fully recovered na yan. Maganda na ang kanilang pupo, and then kumakain na sila na maayos. And then ito, yan, yung po ang nagkasakit eh. Ayan, yung isa na yon, yung ito. Ito ang nagkasakit eh. Kaya lang, ina-isolate ko silang lahat kasi magkakasama sila. And then ginamot ko sila lahat. Pero okay na yan, kumakain na rin sila. And okay na yan, nanunuka na nga. Yan. Okay na po silang lahat. Bali si Max na lang ang may tama ngayon. At saka yung dalawang dumalaga pa natin na may pisik. Yan, so ginagamot pa natin yon. Continuous ang kanilang gamot. Okay, ito yung tatlo. Yan. Ito, hindi nagkasakit to. Hindi po nagkasakit yan, wala naging problema yan. And hanggang ngayon ay okay pa sila. Yan. Yun. Ang itlog na kaya. Para makauwi muna at alas 12 na guys. Alas 12 ng tanghali. Magla lunch break tayo. Kaya lang, gusto ko munang kunin ng pang-anim na itlog. Ayun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na guys. Ah, give me that egg. Ayun na. Oh, mamasama-sapa. Mamasama-sapa. Ayun na. Ayun yan. Akin na yan. Give me that egg. Ayan. Yahoo! Pang-anim guys. Ayos. Pang-anim. Malagyan natin sa tray kagad. Basa pa oh. Fresh from the puwit. Dati-rati, nung nasa baba pa yung pugaran. Nandito pa yung pugaran dyan sa lupa. Ito, yung ganito. Kalalabas pa lang, itinitira na kagad nila. Yan. So, ngayon ay naaabutan na natin. At nakokolekta na. Then ito, iuwi ko na sa bahay. Babalutan ng papel. And then, ire-ref muna natin. Meron na itong ano, may mga kasama na ito sa bahay. Binubuo lang natin yung 60 eggs para maisalag na uli natin sa ating DIY incubator. Yan. Anim. So, yan. Yun lang po yung ibibigay nila itlog ngayon. Anim. And then, bukas, apat yan. So, salitan yan eh. May nangingitlog na anim ngayon. And then, bukas ay mangingitlog yung apat pa uli. So, sampu kasi lahat yung hens natin doon. Yan. Ayos. Ayan guys. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-comments. Maraming salamat po sa inyong mga advice. Yan. Lahat po yun ay tama. Pero syempre, hindi naman po natin kailangan gawin lahat. So, kung may nag-work na po, yun na lang po ang ating itutuloy. So, yun po, ang nag-work sa akin ngayon ay yung pag-elevate po ng pugaran, and then yung siguro yung fake eggs. Yan, kasi na-order ko na yun. On the way na kasi yun, so ilalagay natin yun pag natanggap na natin yung fake eggs. Pero ang pinakamaganda po dyan ay continuous na naman po ang ating production ng fertile eggs. And hopefully ay makapagpapisa na po tayo at may mga nakasalang na rin po tayo sa ating DIY incubator. Yan, so sa mga solid kabukas, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga viewers ko po dyan na hindi pa nakasubscribe, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then hit nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So hanggang dito na lang po, sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!